You don't do that to me. Masyado na ambisyosa si Lenny Robredo. At dahil solid ang suporta nyo sa Di Umano TV, narito na ang pinaka-inaabangan nyong Most Awkward Moments in Philippine Television, Part 4. Taong 2018 nang makuhaan sa video ang pagbigay ng footbridge na ito na nagsisilbing daan papunta sa isang housing project sa Zamboanga City para sa mga residenteng apektado noon ng Zamboanga siege. Kasama nga sa mga nahulog noon sa maruming bahagi ng dagat ay ang mismong mayor ng lungsod na si Mayor Bing Salazar, kasama sina Negros Occidental Representative Albi Benitez at Zamboanga City Representative Celso Lobregat. Nag-e-inspeksyon noon sa nasabing housing project ang mga opisyal kasama ang kanilang mga staff nang maganap ang aksidente. Tila blessing in disguise naman para sa mga residente ang pangyayaring ito dahil agad na nagdesisyon ng mga opisyal na ipasemento na ang nasabing footbridge. Pinag-uusapan lang namin na dapat talaga isemento na yun. Hindi dapat ma-replace na no, by cement. And speaking of nahulog, viral din ang aksidenteng pagkahulog ni Maine Mendoza habang nagpapadulas ito sa set ng Itbulaga. Oh. At sino naman ang makakalimot nang mahulog din sa maruming ilog si Jose Manalo sa kalagitnaan ng kanilang segment na Sugod Bahay sa kaparehong Noontime Show. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Di Umano TV. My God! Di clean-up ba yan? Natatandaan niyo pa ba ang viral na clean-up drive ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Joseph Estrada? Imbis kasi na tumulong na maglinis sa Manila Bay, nagtapon pa ito ng basura na kanya namang pupulutin ulit habang siya ay kinukunan ng larawan ng mga miyembro ng media na kanyang inimbitahan. God, is that a joke? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? Katunayan ay dalawang divers pa ang lumusong sa maruming tubig upang ikalat ang basura malapit sa bangka ni Erapa na siya namang pupulutin ito para sa Di Umano'y extensive cleanup drive. Ang galing-galing naman ni Mayor. Ayon naman kay Mayor Erap, aminado siyang isang publicity stunt lamang ang kanilang ginawa. Pero iginiit naman itong seryoso naman daw sila sa kanilang layunin na linisin ang Manila Bay. My God, is that a joke? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? Taong 2002 naman, nang ipinanukala ng mga mambabatas, partikular sina dating Senador Juan Flavier at Manny Villar, na iban ang commercial na ito ng McDonald's Philippines. Na kung una mong papanoorin, ay cute naman at inosente. Ano naman nagmano ng eyes? Dada. E dimples mo? Dada. How about the nose? Kaya pango. Sino naman ang love ng baby ko? Baba! Parehong ipinunto ng mga dating senador na ang under the table na pagbibigay ng french fries ng ama sa kanyang anak kapalit ng pagsisinungaling nito ay nagtuturo di umano ng mga maling values kagaya ng bribery at dishonesty. What a coincidence mga kaibigan, dahil alam naman natin na ang mga maling values na ito ay common sa mga politiko. Dahil nga dito ay napilitan na lang ang McDonald's na i-pull out ang pagpapalabas ng nasabing commercial. Pasok rin sa ating listahan ang ilan sa mga awkward interviews ng veteranong broadcaster na si Mike Enriquez. Una na nga dyan, ang tila sarkastikong pagtatanong noon ni Mike kay Vice President Lenny Robredo sa kanyang programa sa DZBB hinggil sa pagiging ambisyosa di umano nito. Ma'am, isa po sa mga paratang sa inyo ng mga katunggali nyo sa politika, masyado na kayo ambisyosa? Masyado na ambisyosa si Lenny Robredo.
Kasi yung paratang sa atin, gusto natin magpangulo. Ang number one daw na, na papel ng vice presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Kasi mahirap kung tingnan natin kung ano yung specific na functions ng vice president. Ang nakalagay talaga, ano lang, dapat prepared siya to lead should something happen to the president. Kaya parating suspect na merong kang ganitong pagnanasa. Pero kung sino man nakakakilala sa akin, alam na hindi to totoo. Na ganun? Hindi totoo? Hindi totoo. Ano gusto nyo maging? Ako, ang gusto ko na lang, pabiluhin sana tayo sa paggawa ng trabaho ngayon. Na ganun? Tila mas lalo pang naging sarkastiko ang broadcaster nang tanungin si Robredo hinggil sa mga plano niya sa taong 2022. Matatapos kayo ni Pangulong Duterte sa 20... Limang taon pa, Mike. Ha? Limang taon pa. Bakit ganun yung sinapa? 2022. Parang tagal na, diba? Limang taon pa, Mike. Bumaba po yung balikat niya. Ewan ko kung namalayan niyo yun. Oo. So, pagkatapos ng limang taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Yung 2022 masyado malayo pa, pero kung tatanungin ako, wala akong balak kung mandidato para Pangulo sa 2022. Kaganon? Wala? Opo, wala? Never? Never. Sino rin ang makakalimot sa classic na reaksyon ni Mike Enriquez matapos na tila mapahiya ito sa national TV? Paano ba naman, seryosong seryoso ito sa pagtatanong noon kay Eric Quizon hinggil sa sitwasyon ng kalusugan ng yumaong comedy king na si Dolphy, pero ang ending, kabilang istasyon pala ang naririnig nito. Eric, si Mike ito, Mike Enriquez ito, Eric. Meron bang sinabing doktor na number of hours na dapat tayo magbantay para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon na ni Mang Dolphy, Eric? Meron bang critical number of hours, 12 hours, 24 oras mula ngayon, or 48 yes, oras? Yes, Corina. Naparad ko nga yun yung episode na yun na tinatanong mo sana. Yun na nga yung pinag-uusapan namin magkakapatid. No? Para... Pati si Senador Laila De Lima ay hindi rin nakaligtas sa mga pasimpleng tirada ni Mike. Senadora, anong plano nyo ngayong pinalayas kayo bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights? Ako, ang ganda ng pagkakasabi niyo, pinalayas ako sa pagka-chairman. And speaking of awkward interview, aba ngayong 2020, sino nga ba ang makakalimot dito? Kasi sabi nga may COVID-19. What? Ano po? May virus ba yung ano na tawag doon? Taong 2008 naman, nang makuna ng kamera ang di umano'y pagtataray at pagwawala ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bago ang taping ng kanyang pahayag para sa telebisyon hinggil sa patraidor na pag-atake ng MILF. Who is it to the prompter? Tatawagin ko, ma'am. Hindi na lang, at ang dahilan daw ng kanyang pagwawala ay ang pagkabagot nito sa kanyang mga staff dahil hindi pa nakahanda ang mga gamit na kailangan para sa kanyang biglaang press statement. Pero hindi pa natatapos dito ang lahat dahil pagbalik nito sa studio, wala pa rin ang teleprompter na hinahanap nito na dahilan ng kanyang muling pag-walkout. Where's the studio prompter? Sino naman ang mag-aakala na ang isa sa pinaka-nirerespetong journalist sa bansa ay susungal-ngalin ng pagkain ng isang tendero sa bansang Turkey? I hate you. You love me? Yes. Uy, sana all. O ano, bitin pa rin ba ang part 4? Manonood ka pa ba kung mayroon pa tayong part 5? Abay, i-comment mo na yan. Pero bago tayo magtapos, taos puso akong nagpapasalamat sa inyo dahil mahigit 100,000 subscribers na ang Di Umano TV. Hindi ko man kayo maisa-isang lahat. Ako'y labis na nagpapasalamat sa inyong mainit na pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang presentasyong ito,
Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mga kwentong di umano.